magta-time check muna tayo, guys. 12:51, madaling araw na. January 7 na. Oo. Kaninang umaga, nagpunta kami ng Santiago kasi papa-admit ko sana doon. Mag-second opinion ako doon sa sanitarium. Kaso nga lang, ang sinasabi doon sa sanitarium ay kulang sila ng staff at hindi na sila pwedeng mag-admit ng pasyente. So, ayun. Bumalik kami dito sa Alicia. Nagpa-second opinion na ako dito sa Pahila. Doon sana ulit sa specialist sa Kawayan. Kaso, sobrang layo na. Kaya dito na lang sa Alicia. Tapos, ayun. Kaninang 2 o'clock, nantay namin si Doktora. Actually, pagdating namin dito sa Pahila, nagsulat lang si Doktora ng gamot niya. Tapos, papalinisan lang sana yung paa ni Adeline. Tapos, nung nasa pharmacy na kami para kunin yung gamot, nag-isip na ako na ipa-admit na lang si Adeline. Ako na mismo nagsabi na i-admit si Adeline, i-confine na lang siya. So, ayun, hindi ko sinabi yung nagpunta kami sa specialist, tapos tinignan na may pneumonia si Adeline. Basta ang sinabi ko dito ay deep diagnose sa kanyang paa. So, ayun nga, cellulitis yung kanyang diagnose. Actually, kumalat na, guys. Alam nyo, dito lang banda sa kanyang ankles. Dito lang banda, and then dumami na siya hanggang dito sa legs niya. Mamaya, bibidyoin ko, papakita ko sa inyo kasi ayaw niyang pinapakita. So, ayun, mga 5 o'clock yata, 4 o'clock, sinerohan si Adeline na. Tapos, nilagyan na siya ng gamot na paracetamol tsaka antibiotic. Mas mabilis na siya kasi sa veins na kadadaan. Tapos, ayun, kanina, mga 8 o'clock, hindi ko napapansin na lumobo na pala yung kamay ni Adeline kung saan siya swinero, sa may right side na kamay niya. Lumobo na siya. Hindi ko napapansin kasi ayaw niya pinapakita. Gusto niya tinatakpan ng kumot, gusto niya tinatakpan ng towel para hindi niya makita, para hindi siya umiyak. Alam niyo ba, guys, sobra. Kaninang tinutusukan siya dito. Grabe, first time ni Adeline ma-admit ng ganito. First time niya talaga ma-confine. Alam niyo yung iyak niya? Sobra. Meron niya kanina yung isang pasyente. Sabi niya, naiyak ako sa bata. Sabi niya sa akin. Naiyak talaga siya. Alam niyo yun, tinitigasan ko na lang yung puso ko, guys. Kasi, syempre, para gumaling na si Adeline. Naku, nakakaawa talaga si Adeline. Yung grabe, yung iyak niya, yung sigaw niya. Tapos, ayun na nga yung nangyari, lumobo. Kanina, mga 8 o'clock, ilang oras pa lang siya nakaswero. Tapos, ngayon lang, nakatulog na nga siya eh. Ngayon lang, mga 12 o'clock kanina, nagpunta kami sa baba ulit sa ER. Ayun, tinusukan ulit siya dito sa left side niya. So, sana maging okay na. Nilagyan na nga ng diaper eh. Para ano, yung bang nilagyan siya ng parang karton dito. Tapos, ginanuhan ng diaper para hindi niya na maggalaw-galaw. Sana maging okay na yan. Ngayon, nakaka-stress. Kasi, grabe, kagabi hindi rin ako nakatulog after namin. Kahapon, pag-uwi namin, galing specialist, hindi talaga ako nakatulog. Sobrang stress na ako, guys. Ini-stop ko ng pag-vlog eh. Wala na akong gana mag-vlog. Ayun. Kasi tumawag si Jack. Tapos, syempre, sinabi ko sa kanya kung ano yung resulta, ganito. Sabi ko, dun sa specialist na ano, sinabi ko kay Jack na gusto na nga i-admit si Adeline doon sa specialist. Kaso ako yung umayaw. So, sabi ko nga sa inyo, pagka, ano talaga, alam ko naman, ang pinakaano ko kasi, syempre, seseruhan si Adeline. Yung masasaktan ba si Adeline kasi. Pero, nagalit si Jack. Tapos, sobrang worried ni, ano, ni Mama.
Tapos sila Nicole, hindi rin sila nakatulog na. So, ang alam niyo yun, nag-uusap kami hanggang alas 3 na madaling araw. Ni Jack na, ang dami niya sinasabi sa akin, guys, na anong gusto mong mangyari? Ano, ganito si Adeline, maano yung paa niya. Tignan mo, nag-iiba na yung kulay ng paa niya. Yung kasi sa specialist, nag-focus sila sa kanyang ubo at sipon. Parang naano ko talaga na dapat nag-focus nga talaga sa paa niya. Kasi pag uwi namin, guys, kahapon, ay grabe. Grabe talaga, gumami na siya. Tapos alam niyo yun, yung may tubig-tubig na parang na-burn siya. Ganun yung nangyari. So, dun na ako natakot. Kasi kahapon, wala pa yun. Minadyasan ko kasi si Adeline eh. Wala pa kasi yun. And then yun, hanggang sa hindi na talaga ako nakatulog. Ilang oras na yung tulog ko. Tapos, ayun na nga. Kaninang umaga, yun na. Nagpunta na kami ng San Diego. Pero hindi naman siya in-accept dun sa sanitaryong kasi kulang nga daw ng staff. Ganito. So, nag-travel na naman kami, guys. Ang layo kaya. Ayun, dito na. Okay naman, mabait naman si doktora. Tapos, ang doktor namin dito is si Doktor... Ay, nakalimutan ko yung pangalan. Sinatanong din kanina kung sino yung pedya niya. Siyempre, yung pedya niya dun sa Taiwan. Hindi ko sinabi na pumunta kami ng specialist. Pero kanina, ilalaboratory test sana si Adeline. Pero sabi ko, kahapon nag-laboratory test na siya dun sa specialist. So, binigay ko na lang yung certificate. At nag-okay naman sila. Yun na lang daw yung kukunin nila. Pero hindi kasi nila tinatanong yung x-ray, kung ipapa-x-ray si Adeline. Kasi okay naman yung ubo ni Adeline, guys. Okay naman siya, hindi naman yung as in, mas maano nga last year, mas masobra yung ubo niya last year dito sa Pinas. Pero ngayon hindi naman, okay naman siya. Tapos ayun, pagkas bukas pupunta dito yung doktor, sasabihin ko yung ano na lang yung about sa x-ray ni Adeline, yung resulta. So ayun, canceled na yung ano namin, yung pamamasyal namin. Hindi na importante yun, basta maging okay na si Adeline. Ayun, nagpunta dito yung kapatid ko, tapos yung asawa niya, dalawa kong kapatid, tapos yung asawa niya, tapos yung dalawa kong pinsan. Tuwang-tuwa si Adeline. Masaya siya, guys. Ang energetic nga ni Adeline. Tapos ang dami niyang kinain. Hindi naman siya yung nilalagnat. Yun lang talaga yung sa paa niya. Sobra. Cellulitis na yun. Kaya kung ako sa inyo, guys, kung meron kayong baby, at alam niyo, yung kinagat lang siya ng lamok, tapos... You want water? Water? Tulog naman siya. Ayun nga, pag kinagat yung baby ninyo, huwag nyo ipakamot. I mean, hindi talaga may iwasan na kamutin ng bata, pero pag alam nyo na nakinamot niya, tapos nagkasugat, lagyan nyo na agad ng steroid o ointment, ganun. Or para sa pahid-pahid ba. Tapos, ayun, kapag alam nyo dumala na siya, kailangan na din ipa-check up talaga. Yung ang alam ko kasi dito is kagat lang talaga ng lamok, ganun. Tapos inantay ko pa siya. Tapos hindi ko naman akalain na kahapon talagang mas nag-trigger siya kasi minadyasan ko si Adeline. So ayun, sana maging okay na si Adeline para wala na akong iniisip. Dami kong iniisip, guys. Kasi ang dami ko pang tatrabahuin. Pero wag na muna yun. Ito muna ako pag-focus kay Adeline. Talaga, as in, alam niyo yun, natudurog yung puso ko habang nakikita ko si Adeline na sobra yung iyak niya. As in, talagang nagwawala siya, tinuturukan siya. Grabe. Pero, sana Lord, maging okay na si Adeline. Dito lang talaga siya nagkakaganito. Sa Taiwan, hindi naman siya ganyan. Alam niyo ba, may sasabihin ako sa inyo. After namin kasi pumunta ng Santiago, hindi ko na sana sasabihin. After namin pumunta ng Santiago, nagpunta kami dun sa, alam niyo yon, yung
Naniniwala ba kayo sa mga Ilocano dyan, yung talado? At saka merong word si mama na ano eh, na berias? Ano ba yun? Hindi ko maintindihan. Tapos, hindi ako masyadong, alam niyo naman, hindi ako masyadong naniniwala sa ganun. Pero, sige, kung ano yung gusto ni mama kanina, pinuntahan na lang namin. Tapos, hindi ako masyadong natuwa dun sa ginawa. Basta alam nyo na yun, hindi ko nasasabihin. Hindi naman ako nagkukontra eh. At ayun yung gusto ni mama. So, sinunod ko na lang siya. Sabi niya wala naman mangyayari kung itatry. After namin pumunta doon, nagpatalado, something na ganun. Dito na kami nagpunta sa hospital. Babait ng mga tao dito, guys. Dito ina-admit yung mga pinsan ko. Dito, may ano, may langgam. Oh my God, may langgam. Alam nyo, nakasulat dito, taking of photos, video is not allowed. In accordance to RA number 9995. Pero, hindi ko na lang ipa-vlog yung hospital, syempre. Kami na lang. Kami na lang dito ni Adeline. Yung kanina, in-interview kami kung paano yung payment. Cash, PhilHealth, may mga ganun-ganun. So, nothing to worry naman, sabi ko. Kasi may life insurance naman si Adeline. Eto, maikwento ko lang, guys. Alam nyo ba na sobrang importante talaga kapag bumabiyahe kayo. I mean, kapag nagtatravel kayo sa ibang bansa, ganun. Kahit saang bansa, basta mag-eroplano kayo, kailangan yung kumuha ng travel insurance. Kasi hindi po talaga natin alam kung ano yung mangyayari. Kagaya ngayon, kasi 2 times ko na po siyang na-experience. Nag-honeymoon kami ni Jack sa Sapporo, 2017. Ayun, 7 days kami sa Hokkaido. First, pumunta kami sa Hakodate. Second, na pumunta kami sa Noboribetsu. So, pagdating namin ng Sapporo, guys, sobrang kapal ng snow. Nadulas si Jack. Yung kanyang uncle dito sa left na paa niya, nag-crack, guys. Ayun. Kaya dun ko nalaman, guys, na ang travel insurance, life insurance, sobrang importante, guys. Alam niyo yun? Marerefund kasi siya kapag lahat kasi ng gastos mo sa hotel, nalobat yung camera. Ano na nga yung sinasabi ko? Ayun, marerefund kasi siya, guys. Napaka-importante talaga na bumili ng travel insurance kapag pumupunta sa ibang bansa. Yun lang yung masasabi ko sa inyo. Tapos, huwag niyong kakalimutan, guys, na kunin kung ano yung mga requirements. Lahat po ng resibo dito sa hospital, ganun itago ninyo. Tapos, yung medical certificate, ano pa nga ba yun? Wala kasing internet to, guys. Naka-roaming ako, bumili ako ng internet sa Taiwan. Yun yung ginagamit ko dito kapag nasa labas. Kasi sa bahay namin, may wifi naman. Pero pag dito sa labas, ang ginagamit ko yung binili namin ano, internet. Ito, wala kasing internet. Ay, meron yata. Hotspot dun sa kabila. So, ito nga yung mga importante na kukunin natin dito sa hospital. Teka lang. I-search ko lang. Ay. Magbabackread lang ako. Ito yung medical expenses receipt and expense details must be in Chinese or English. Medical certificate must be in Chinese or English. Number 3, hospitalization cases must be accompanied by a summary of discharge medical records. Number 4, yung documents such as entry and exit certificates. Tapos yung photocopy of round trip air ticket or passport. So ito yung mga importanteng kukunin natin dito sa hospital kapag na-discharge na si Adeline. Kasi alam nyo, guys, expect ko na talaga na mahal ang magbabayaran namin dito. Kasi wala kaming PhilHealth. May PhilHealth ako dati, kaso yung ID ko, hindi ko na alam kung nasaan. Pwede kong sabihin sa kanila, pero
Hindi ko alam eh kung paano yun yung sa PhilHealth. Dati pa yun, matagal na. So, ayun. Ito, kailangan natin i-refund yung magagastos natin dito. Pakita ko sa inyo yung paa niya. Sobrang nakakaawa guys, nakakadurog ng puso talaga. Naiiyak talaga ako. Pero, ganito talaga. Ganito pala yung feelings guys. Na ano, na pag nakikita mo yung anak mo na nahihirapan, as in, naiiyak talaga ako. Kanina, pinipigilan ko lang kasi, alam mo, nakakaya naman na pati ako maiiyak doon eh, sobrang iyak na niya. Hindi ko talaga matik kanina. Pero syempre, ganun talaga. Naku, parang natatakot na ako. Sana hindi na lumubo yung isang ano niya, kamay niya. Kasi no choice na, sa paa na siya kukuha ay isiseruhan. Ha? Haan? Agkuti-kuti garun. Kitakman di sa akin na ulit. Ayan o. Kitam ni ma. Talaga nga nagpantalituin ni ma. Very good talaga ang baby na yan. Ilagyan pala siya ng diaper dito para hindi niya magalaw-galaw doon. Good idea din to guys. Ayan o. Puyat na ang mommy pero okay lang yan baby. Ano? Every 2 hours gumigising ako guys. Grabe. Puyat na tayo ng sobra. Pero okay lang yan.